Kaya naman,
hindi man natin masasabi yung masyadong importante itong game ito para sa Texas Gas Angels. Para naman sa Bootleg Toastmasters, Bootleg na malayo dito, syempre, para makaangat pa at doon nga sa tuktok ng ating side games na makalaban ang Perlas Fighters doon sa tuktok. Pagtitingnan nga natin because this game will affect the matchup of our semi-final event. If ever, if Greenline continues to win their next two games in 3-4 sets, magiging preview ito ng semi-finals natin. Dahil lang number 4 natin ngayon ang ating best-best dito. Kausap ko nga si Coach Jay kanina, sabi niya, mahalaga itong game na ito para sa Greenline more than Petrograd. So let's see how that will work out for our two squad. Pero ano pa bang mga aasahan natin mga balita or mga kwento ngayong hapon nito? Positioning implications actually tonight, kailangan din natin tanungin ano ba yung ginawa nilang paghahanda for today's match at syempre rin kung paano ba ukulitin ng Petrograd Angels ang panalo nila against the Greenline Toastmasters. At kung meron kayong sagot dyan, meron kayong mga shoutout sa mga paborito nyo mga lalaro, mga comments, opinions, anything, you are welcome here. Just tweet us #PBLONABSCDN. Go to our Twitter account at ABS-CBN Sports and also don't forget to visit our Instagram account at ABS-CBN Sports. Pati na rin ang ating Facebook page, Premier Volleyball League. At kung on the road kayo ngayong Wednesday, like us, PBL on tour, dito kami ngayon sa Batangas, you can use also the hashtag PBL on tour and catch the live action sa youtube.com/ABS-CBN Sports at syempre sa number one coding sports website, sports.abs-cbn.com. Muli iikot ang diwata ng SME dito sa ipot ng ating arena ngayong hapon at kasamahan nyo tayo ni Rox mamaya para sa kanyang mga report. Muli kami ni Armand ang patuloy na maghihimay itong matchup natin for this afternoon sa aming pag-uwi dito sa TVA. This program is brought to you by Fudgy Bar. Oh, Mars na sarap! I'm down on the set. Flying before for Fudgy Bar. Isang simbolo na pasimula na po ang action dito lamang mula sa Batangas. And we will see if these two teams will fight it out again. They'll fight separate just like their first meeting. Oh, aabangan pa natin ang isang bagong kwento ngayong gabi. Para po sa ating pagsisimula sa paghumay natin, Armand, unahin natin yung pag-usapan yung last game ng ating Greenline Bulls natin kung saan limang set na kanila nilaro sa CDO or sa Cagayan de Oro. It was an exciting delight para sa ating mga kapamilya doon. Yes, kahit nga napakalayo ng venue, eh, intense pa rin yung ating mga games dito sa PBL Open Conference at we can see natapos niya ulit ang laban na iyon in 5 sets. Napaka-dominating naman ng first set na yun para sa Greenline Toastmasters pero hindi nagpatinag. Itong Perlas Fighters na kilalang kilala ang Greenline Toastmasters na mula nga doon sa pumula ng Perlas Fighters ni Dolph yung doon na si Peter Baca sa kanilang scoring. Pero kailangan nating pakatutupan itong si Eliza Valdez. Hindi na bago sa kanya yung ganyang 24 points pero nakakatuwa na meron na tayong Gemma Galanza na halos kapatay niya lang with 23 points. At syempre lang naman si Michelle Gumabaw and Risa Sakna tumulong sa kanya. Pero ang naging pivotal moment doon sa game na iyon ay yung kanilang depensa, lalong-lalo naman doon sa ating fifth set. And it's also good to know in that last match na yung, I mean, rather it's sad for Greenline but good for Bangkok. Come from the head wins yung dalawang sets na napayahan na panalo ng ating Bangkok Perlas Fighters in that last match. So, delikado ito for our Greenline school match. But syempre, kinalanin natin yung kasama natin for today dahil mukhang mas maraming pa siyang maishishare doon sa match. And syempre, ito ang mga Hi! Hi, guys! Hi, mga kumpare! Hi, guys! Hello! May tatanong ko lang, Phil, that last match, we weren't able to witness a lot of it, but we heard a lot of excitement from that match. What really happened to you guys? What happened in that fifth set? What caused the collapse? I think you crucial, aside from the fifth set, yung fourth set namin, we were ahead na, and then we gave
3 points. Serve the long service na error, and then one spike na outside. So yun crucial. And then in the fifth set, parang ako na rin, walang aircon, syempre, nagka-cramps na ibang teammates. Both teams actually kina-cramps daw. So I guess yun nga, we gave too much errors last game namin against Paco Perla. We gave 27 team errors. So, mas napakarami, isang buong set binigay namin. Now, kuya, nabanggit mo nga na ang daming factors na naka-affect yun sa game nyo, which led to a lot nga, lalo na doon sa crucial na fifth set. Pero, itong game na ito against the Petrogas Angels, gaano siya ka-importante na makuha niyo yung panalo sa game? Super important kasi ito nga yung magde-determine ng standing, team standing sa atin. Ngayon, syempre, may kakatalo-talo, dumang, asaya, pero exciting. Pero diba, kailangan namin maging dominant in this game, and we have to win in 3 or 4 sets para ma-sure namin yung top 1 spot. At mukhang kumangyari man yung Phils, that will be a semis preview for everyone here today. So, handa na ba kayo? Yes! Happy, happy, always ready! Always ready itong si Phil Kaibote. Para parang sa alam sila sa pagsama sa amin dito, you may now join your team for the warm-up. But aside from Phil, syempre, hold on your combo ang ating panood in the last half. That is the competition. Thank you for... Thank you so much for watching, guys. Like and subscribe. And as always, stay frosty.